Please don't forget to like, share, and subscribe to Motomix for further updates about the channel. Gandang araw mga kamoto. Ngayong araw ay ipapakita ko ang aking daily use na 210cc kargadong Aerox. Idi-discuss ko rin ang pros and cons, ang mga bagay na kailangan gawin, at ang mga piyesang nakakabit dito. So ayan ho siya. Overview naman po tayo no sa mga piyesang nakakabit sa aking 210cc build. So panggilid, ako po ay naka RS8 version 4.2, naka NMAX na torque drive na kalkal, B65 belt, 1.5 center, 1.5 clutch. Yan ho sa panggilid. Sa aking makina naman ay ako ay naka RS8 Superhead 2023, 65mm no brand na block, JVT valve springs, E-Tech na stage 1 cams. Yung throttle body ko naman ay Racing Monkey na pang Aerox version 1, 34mm. Siyempre kasama dito ay kinabitan ko na to ng Ram Air na 34mm din. Sa aking air filter side naman, siyempre stock lang tayo. Bumili ako ng aftermarket na washable. At bago ko makalimutan ng lahat, ang aking injector ay Racing Monkey na 160cc 10 holes na injector. Dito naman tayo sa side na to, no? Aking pipe ay stock kalkal na gawa ng Judd Racing. So nilakihan po yung tubo niyan ni Re-Elbow. Bale 32mm po yung sukat niyan. Yung tip po nito ay medyo open. Ang aking cooling system naman ho ay syempre dalawang stock radiator. So ito ho yung dati ko pang project na tinest since June, no? And po siya. Itong tumbler sa gilid, wag nyo muna pansinin yan at nasa testing phase. Syempre i-share natin yan sa susunod na vlog ko. So ito naman po sa shocks banda, syempre OKM, ang aking fully adjustable shock, rear shock. Sa harap naman, syempre stock shock pa rin tayo, pero pinapalitan na natin at pinagawa to sa AV Moto. So yan ho siya. Ngayon naman ho, isa sound test natin yung motor at paparinig ko sa inyo. Co-cold start po natin siya. Ayan ho. Ayan, tahimik lang siya. Mas maingay pa ho siya pag idle. Yung tunog ho na yan ay dahil sa belt na sobrang kapit sa aking CVT. So, ngayon naman po, ano naman ang mga pros and cons ng ganitong set? Siyempre, dun muna tayo sa cons. Una sa lahat, mas ma-maintenance siya kumpara sa stock mo. Kaya, totoo ang kasabihang stock is good pagdating sa maintenance, siyempre. Ang isa ring cons na napapansin ko ho, ay siyempre, kailangan mo mas bantayan ang langis mo. Kasi, pag nawalan ng langis o natuyo ng langis ang makina mo, eh, garantisado ang tinatawag. Garantisadong sasabog. Isa rin sa mga kailangan nyo ho bantayan dito, syempre kapag may mga kakaibang tunog, isa yun sa mga bagay na kailangan bantayan. Pag may kakaibang tunog na hindi mo madalas naririnig, medyo maalarma ka na. At kung talagang apektado pati takbo ng motor mo, eh, kailangan mo na siya dalhin dun sa mekaniko mo. Sa rin cons ho na napapansin ko, kung
pwede nyo ibabad sa throttle ang stock kahit sobrang tagal, ito po hindi. Iba ang pag-iba ang driving habit mo, mas magiging conservative ka, humiga, o mag-throttle na tinatawag. So, isa rin pong cons nito, syempre, mga kaibigan, kung yung stock setup ninyo ay, sabihin natin, hindi nyo masyadong papalitan. Ang unang madadali ho sa mga kargadong set, kahit anong kargado set, kahit anong papugload ninyo, ay yung mga oil seal na tinatawag. So, syempre, titingnan nyo lagi, mayroon bang tumutulo sa motor nyo, may mga part kayo na kailangan nyong i-check o himasin. Halimbawa na lang ho, pwede nyong gawin. Itong sa CVT area, pwede nyong kapain ho to kung may langis. Dito sa ilalim naman po ng pump, ito, kinakapaw rin ho to, itong piyesang to. May kita rin po dito yan kapag merong tumutulong langis kung sakali. Pero ibig sabihin, kung meron na pong tumutulo dyan, ay marami na pong langis sa parting ito. So, pwera ho dyan sa parting yon. Siyempre, titignan nyo rin yung ilalim ng motor nyo. Kung mapapansin nyo naman yan, kung may mga tumutulo, kapag di naman umulan sa lugar nyo, kaya wala naman tubig, tingnan nyo lagi yung ilalim ng floor kung saan nakapark ang motor nyo. Kung meron bang mga langis o what that, diba? Isa yun sa mga bagay na pwede nyong paraan para i-check kung tumatagas ba yung langis ng inyong motor. So dahil nabanggit na ho natin yung langis, ang isang bagay na cons ng mga kargadong motor, especially sa gantong load, ay kailangan mahigpit na gagawin mong mag-change oil every 1,000 kilometers. Wala po, non-negotiable po yun. Kailangan talaga magpalit kayo. 1,000 kilometers pa lang ang odo mo. Bakit ho? Kasi ang mga kargadong motor, mas mainit ang operation. Ngayon, kung mas mainit siya tumakbo, may chance, kung malaki ang chance, na malaki yung binabawas na kanyang langis. Kahit di nag-uusok po yung motor ninyo, no? So, iyon yung mga bagay na nagkakos din minsan ng sira pag nawalan ka ng langis. Ngayon po, isa rin sa cons na napapansin ko po sa kargado, kapag ang maintenance mo dati, ang pa-PMS na tinatawag, o yung engine refresh, kung ginagawa mo sa stock yun, pwede mo siyang ibabad, sabihin natin 20,000 kilometers in akbo, 24, sa kargado po, kung kaya nyo mag 10K na pa-engine refresh, 10K ang tinakbo ng karga, o bawat 10K na tinatakbo, ay magpapa-engine refresh na po kayo sa inyong mechanic. Kung hindi man po 10K, syempre kapag may napapansin na kayong kakaibang tunog, o kaya kakaibang takbo sa motor nyo, pa-refresh nyo na, hanggat kaya ng budget nyo. So yun naman po ay nabanggit ko ang mga cons na na-experience ko pang araw-araw sa aking 210 na karga. Ano naman po ang pros? Pinakauna sa lahat na mararamdaman nyo, power. Pero yung power na yun, mararamdaman nyo lang kapag nakaset-up ang inyong panggilid ng maayos. Kahit anong super stock, pasensya na po sa mga naka-super stock, o anong stock, ang setup ng motor mo, kapag parehong maayos ang panggilid ng stock at ng kargado, ay lalamang pa rin po talaga ang kargado pagdating sa power. So, ang susunod naman po na pros ay titipid po sa gas ang setup ng kargado kung ikukumpara nyo sa stock. Alam ko marami po hindi mag-a-agree sa akin dito, pero maniwala ho kayo kung sa hindi. Ang kargado ay tipid sa gas. Paano ko nasabi? Paano ko nasabi, no? Kapag ang throttle mo sa stock, para makuha mo ang 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100, ay medyo malalim ang throttle mo. Kumabaon ka, na tinatawag. Kapag kargado ka, ang 0 to 60 mo, 0 to 80, isang light lang na piga, makukuha mo na. Kaya siya titipid sa gas. Pangalawa ho,
sa rason kung bakit tumitipid siya sa gas. Siyempre, ang lakas na ng torque ng engine ninyo. So, kung kayo dati na tumatakbo, na mahilig magpatakbo ng mabilis, ng 100, dati para makuha nyo yun, kailangan sagarin nyo yung throttle ninyo. Pero sa kargado, hindi masyado. Kahit kalahati nga lang ho na throttle, makukuha nyo na yung speed na gusto nyo. Depende, syempre, sa setup ninyo. Ang susunod naman ho na pros ng kargado ay mararamdaman nyo ho talaga kapag meron kayong OBR o may backride. Bakit? Mas madali pong sumabay sa mga stock o nakasetup ng panggilid ang mga kargado kahit may backride ka. Lalo na kapag long ride. Ang long ride po talaga ang pinaka-benefit ng mga kargadong motor. Lalo na sa gas at power na binibigay ng makina. Kaya, ipit sa gas, mas may power. Ngayon ho, kaya lang naman kung kumagastos sa gas ang mga kargado ay dahil sa driving habit. Ngayon, ang dami po nagre-reklamo o nagsasabi na kapag kargado ka daw, mas magastos sa gasolina, ganito, ganyan. Kasi, kaya naman po sila mas magastos sa gasolina, minawalwal po nila ang kanilang throttle. Hindi sila bumibitaw, hindi nila binibigyan ng pahinga ang makina nila. At gusto pa nila na mas mabilis ang kanilang takbo. Kesa dun sa takbo na hinahanap nila nung stuck pa sila. So, yun naman po ang mga pros and cons. Siyempre, pag meron pa kayo mga pros o cons na hindi ko nababanggit, feel free na ilagay sa comment section natin sa baba. Ngayon po, bago po tapusin ang video, bigyan ko po kayo ng mga kakaunting tips na natutunan ko simula ho ng kinargado ng 210cc itong motor. Ano po yung isang tip na mabibigay ko? Isa sa mga tip na mabibigay ko ay maghanap kayo ng matinong mekaniko. Bakit? Kahit anong ganda ng pyesa nyo, kung ang mekaniko ho ninyo ay hindi marunong mag-setup, walang matibay na gawa. Unang-una ho yun, para kampante rin kayo sa karga ninyo. Pangalawa, syempre budget. Budgetan ninyo. Kung ano po yung kaya ng budget ninyo, yun din po yung karga na kaya nyong gawin o isip. Ikatlo, pag kayo naman po ay simula na nagkarga, magtabi po kayo ng pera na para sa mga hindi inaasahang problema sa inyong motor na mangyayari. Siyempre. At dito na po nagtatapos ang ating vlog. Ngayon, sana ho ay nagustuhan ninyo ang overview ng aking 210cc na Aerox. At kung meron kayo mga gustong i-content o mga katanungan, ay i-comment nyo lang ulit ho sa baba. Ngayon, pag natapos na po itong video na to, ang mga susunod po na episodes ay isa-isahin ko po ang mga ginawa in detail dito sa aking karga. Maraming salamat po.